Magandang hapon po ng Sabat sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay o tagapanood ng pag-aralan natin. Tayo po ngayon ay narito sa Tagapo, Seventh-day Adventist Church, Santa Rosa, Laguna. Ayan. So maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang kayo ay aming mapaglingkuran. So sa hapon pong ito, anais po namin dalhin sa inyo ay yung pagkakataon na ating pong mapag-aralan ng mga bagay-bagay. So ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin na kung meron po tayong gustong maliwanagan sa mga bagay-bagay, mga katanungan po, ini-encourage ko po kayo na magtanong. Okay? Huwag po kayo mahihiya at itanong nyo pag-aaralan natin. Na po? Kaya sige po, no? Brother Johnson, okay na? Siguro simulan natin sa isang prayer. Sige po. Para makasama po natin yung ating mga tagapanood sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, among banal na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami ay lumalapit sa inyo. Aming hinihiling inyong gabay. Patubayan po kami itong aming gagawing program ay maging kapakipakinabang sa aming mga taga-subaybay, kapananampalataya man o hindi. Lahat po nawa kami maging pagpapala ito sapagkat gagamitin po namin yung banal na salita ayon sa inyong kalooban. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Thank you, Brother Johnson. So, ngayong hapon po, atin pong bibigyan ng pagkakataon ng ating mga katanungan. Pastor, meron po kayong katanungan. Ang tanong ko ay madalas itong aking napapakinggan sa inyo na ito raw si Ellen G. White ay founder ng Seventh-day Adventist Church. Ito ba'y totoo? Siya ba'y founder natin? O kailan naitatag ang Iglesia Adventista? Okay, so ang katanungan, Brother Johnson, ay madalas daw na naitatanong sa atin na, sinasabi ng iba na ang founder ng Seventh-day Adventist Church ay si Ellen G. White. Tama po ba? So yun po ang paglilinaw ni Pastor, Brother Johnson. Ayan, malimit nga naman natin naririnig mga kapatid na si Ellen G. White ika ang founder ng Seventh-day Adventist. Kaya ang tanong sa atin ngayon, totoo po. Ganito po yan mga kapatid. Ang tawag po kay Ellen White sa ating mga libro, katulad po ng ating book na What People Need to Know na kinapapalooban din ng ating fundamental beliefs ay co-founder. Iba ho pag sinabing founder sa co-founder. Bagaman pareho na ron yung word, pero magkaiba po ang ibig sabihin yon. Dahil kung titingnan po natin sa ibang mga sekta, pag sinabing founder, siya lang talaga yon. Pero pag sinabing co-founder, iba rin po yon. Kasama lang siya doon. Kaya lang, ang pagkakaiba pa ni Ellen White, bagaman siyang tinawag na co-founder, ay hindi po siya humawak ng pinakamataas na tungkulin sa Seventh-day Adventist. Diba? Kung meron pong pinakamalaki ang chance na maging presidente, unang presidente ng General Conference, o kung ano pa yung mataas na tungkulin sa samahang ito, ay sila ang merong pinakamalaki ang chance na hawakan yon. Pero hindi po nila ginawa ito. Maging ang asawa niyang si James White na dapat siya ang dapat maging unang presidente ng General Conference. Pero bakit hindi siyang naging presidente? Kaya ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, mga kaibigan, ay iba sa ating pong nakikitang samahan ng pananampalataya sa ating kapaligiran na yung founder nila, pag namatay, sigurado ang papalit ay kung hindi anak, pamangkin, o yung tinatawag nating dynasty of leadership, ano? Yung magkakamag-anak. Pero sa Seventh-day Adventist, kasi po hindi tayo kulto at iniiwasan po natin yung manipulation sa loob ng iglesia, kaya inihahalal ang mga namumuno.
Kaya tinawag si Ellen White na co-founder sapagkat nandoon na siya nung nang pinasimulan ang Seventh-day Adventist. Pero sa pagbubuo ng doktrina ay hindi po siya ang may gawa. Dahil meron din po tayong naririnig na si Ellen White galing kay Ellen White yung doktrina natin, mali din po yun, mga kapatid. Kasi kung titignan po natin yung history ng paglitaw ng Adventist, ang nag-discover at nag-aaral talaga ng Bible, yung mga lalaking kasabayan ni Ellen White na nagpasimula ng Seventh-day Adventist. Ang function ni Ellen White, ayon po doon sa Tell It to the World na aklat, ay kinoconfirm at pinapakita sa kanya ng Panginoon na yung kanilang mga natuklasan na truth sa Bible ay totoo. Sa pamamagitan ng vision, nakikita niya po ito. Pero never po na sa kanya nang galing yung ating doctrine at iba po pag sinabing founder. Sana yung mga taga-subaybay natin, ano lang naman yung nangungulit o paulit-ulit kahit na sinasabi na ho natin na hindi siya ang nagtatag ng Seventh-day Adventist, sige pa rin po sila ng sige kahit nasagot na ho natin. Kisyo, yung co-founder ba? Hindi founder. Meron akong na-encounter na ganyan eh. Hindi. Kasi co-founder eh. Hindi siyang founder talaga. Iba yung may-ari ka ng company kaysa corporation. Makakasuhan ka nun pag inangkin mo yun. So, hindi po ganon, mga kapatid. Kaya sinabi, tinawag po siyang co-founder sa ating libro sapagat naroon na po siya sa pasimula. Pero hindi po siya humawak ng mataas na tungkulin sa iglesia. Yan po yung ating masasabi po doon. Okay. Yung po kasi Ellen G. White ay Adventist na noong siyempre may tatag na itatag ang Iglesia Adventist na Dalship ni Bodea. Ilang taon yon? Adventist na ba noon o hindi pa? Bago o yung may tatag ang Iglesia, may tatag ang Iglesia Adventista, si Ellen G. White bagay kasama na o kaya Adventist na lang? Ayan. Okay, magandang tanong po. Sa history po mga kapatid, noong magpasimula ang pangangaral ni William Miller at kinompute niya yung Daniel 8:14, na akala niya ay second coming, ay tinawag po silang, doon nagsimula ang tawag sa kanilang Adventista. Kaya nga mayroon pong mga nalilito sa nagsisearch sa internet. Kasi si Ellen White at si William Miller, yung kanyang grupo ay tinawag Adventista kasi ang pinapangaral niya, yung pagdating ng Panginoon, ang termino doon ay Adventist. Pero hindi sila Seventh Day. Kaya maganda yung tanong kasi nalinaw po natin, hindi ko mo Adventist ang tawag sa kanila, ay sila na yung Seventh Day Adventist. That time, ang tanong ay si Ellen White ba ay Seventh Day Adventist na that time? Or hindi pa po, nakikinig lamang po siya kay William Miller eh. Isang kabataan, teenager pa lang po siya, nakikinig lang siya sa preaching ni William Miller. Kaya marami ang nagsasabi, false prediction ni Ellen White yung nangyari noong 1844, mali. Nakatagapakinig lang po siya sa aral ni William Miller na isang Baptist preacher. Kaya hindi po Adventist ang nabigo o hindi po Seventh Adventist ang nabigo noong 1844 kasi ang Seventh-day Adventist na-establish noong 1863. Pero mong layo noong taon na yan. Kaya technically, mga kapatid, mali ang magsasabi na ang Seventh-day Adventist Church ay may false prophecy. Lalo na si William Miller, hindi man yun nangili ng Sabat, kumakain ng baboy yun. Di pa niya disco, hindi niya alam na bawal yun eh. Kaya ang layo, mga kapatid. Kaya ang aking payo dun sa mga taga-subaybay, mga nagsusuri, pagka mayroon kayong naririnig na nagtuturo ng ganun, lalo na kalaban at ayaw sa Adventist, ay huwag niyong paniniwalaan. Tama ang ginawa ni Brother Gary Rial na isang iglesia, yung binanggit ko kanina na diakono ng iglesia ni Kristo. Doon daw sa kanilang pagsamba, laging niyang naririnig. Ang Seventh-day Adventist ay huwad na reliyon or bulaan sapagkat nabigo noong 1844, nag-prophecy noong 1844
at hindi natupad, kaya false prophets ang Seventh-day Adventist. Ang ginawa niya, kasi naniwala naman siya, ministry, nagsasalita doon sa pulpito eh. Pero nag-research siya. Abay, nalaman niya. Hindi niya matanggap sa sarili niya na yung ministrong hinahangaan niya sa pulpito ay magsasabi ng hindi confirm o kaya hindi matibay na pagpaparatang. Kaya naisip niya, sabi niya, kung alam niya na yung sinasabi niya ay hindi talaga totoo, nagsisinungaling siya. Kung hindi niya alam, nagkamali siya kasi nagsasalita siya nang wala siyang batayan. Ayun, magpapabautismo na sa atin. Ayan, kaya sa mga taga-subaybay natin, sige, yung mga nagtuturo dyan, pagka kayo patuloy na naninira, madiscovery ng mga miyembro nyo, nakakahiya, naturingan kayong mga leader. Kaya kami, maingat kami pag sinabi namin, si Roberto lagi. Hindi kami papaparatang lang talaga kasi mahirap, nakakahiya nga naman. Pero yung mga nanonood sa atin, ha, na miyembro ng puno, pag may sinabi ang puno ninyo na medyo duda kayo, huwag kayong magpakapanatiko. Tinuturuan kayo ng mali. O pinaniwala kayo, si Ellen White, founder ng Seventh Adventist, eh hindi. Tuloy pa rin ang paniniwala, tango pa rin ang tango, amen pa rin ang amen. Palagay ko, mahihila po kayo niyan sa pagkakasala. Kaya pinakamaganda, tayo sa iyas ng sarili, ay magkaroon tayo ng sariling pagsusuri. Para hindi ho tayo sunod-sunod sa hindi naman natin siguradong sinusundan. Ayan po. Okay. Thank you, Brother Johnson. Meron pa po na gusto magtanong. Huwag po kayong mahihiya. Ini-encourage ko po ang bawat isa. Ano po? Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ang katanungan ko po ay para po sa lahat. Kasi siguro po sa ating paglalakbay bilang Kristiyano ay nakakaranas po tayo ng mga katanungan na hindi po minsan nabibigyan natin ng tumpak na description. So ang tanong ko po is bilang Seventh-day Adventist, what is in, ang tanong po is, how will we know that the Sabbath is the seventh day of the Lord? Because there are people nowadays that they are claiming that Sunday is the seventh day of the Lord. But then, I realized na kahit pala nung nag-visit ako sa church namin na kahit pala yung mismo yung mga kasamahan ko na Adventist, they also don't know na paano ba natin i-reason out na the Sabbath is the seventh day of the Lord. So ano po yung pinakatumpak na description para po ibigay natin sa mga kabataan din na mahilig din po sa mga katanungan okay. Na ganun. Sige. So ang tanong niyo po, kapatid, ay paano natin masisiguro o paano natin malalaman na yung Sabbath ang ikapitong araw o ang ikapitong araw ang Sabbath? Ayan, ano po? Sige, Brother Johnson. Okay. Ito po ay common question which is it makes sense naman, di ba? Makes sense naman kasi sa mga ibang pananampalataya, ibang sekta sa kanila hindi sila nagbibigay ng so much attention doon sa araw na Sabat. Kaya hindi nila ito expertise. Kaya tama lang po talagang linawi natin to. Naalala ko uli. Ito based sa aking mga experience sa ministry. Merong isang born again na isang kabataan na nakasama sa trabaho ng ating ding mga kapatid, nakasama sa construction. At ang sabi ng ating kapatid, merong gusto makipag-meet sa'yo na pag nabasa mo daw na ang ikapitong araw ay talagang Sabado, at lalo na kapag ka nabasa mo sa Biblia mismo ang Sabado, ay magpapabautismo siya. So, pinuntahan namin ni Mrs. sa Marikina, minit namin, pumasok kami doon sa pinakamahirap na suotan pagdating sa dulo. Merong tahian doon, nandoon yung tinitirhan ng binatang yon.
Dinala ko po yung Bible, di ko lang nadala ngayon, na kulay pula, na printed po ito or asalin ng Katoliko, si Juan Trinidad. Doon talaga ay nakalagay ang word na Sabado. So Bible study, pinaliwanag ko sa kanya, at pagkatapos po ay nakumbinsi siya, binigyan ko ng mga DVD, nagpatuloy na nanood. Ang dami na po ngayon niyang convert na katrabaho. Sa break time nila, sa trabaho, iniipon niya yung mga workers, yung mga kasamahan niya, nagba-Bible study sila. At napakadami na po niyang na-convert doon sa site, kahit saan siya ma-assign. Kasi mason siya eh. Napakasipag. Laging pumupunta sa bahay. Ay gusto na nga tumira sa bahay. Kaya lang sabi ko, hindi, maghahanap buhay ka kasi may mga kailangan ng tulong mo. Yan po ay si Christian Sandiki na active din sa Facebook sa pagsishare. Kaya gusto ko i-share kung paano ko siya sinagot. Yan din, nabanggit ko po yon kasi baka mayroon ding mga ganong kaisipan. Kaya very good question po yon mga kapatid. So, hindi ko dala ho yung Bible na yon. Kung ano ang dala ko, yun din ang gagamitin ko. Ito, Bible ho tayo. Basahin po natin yung una muna siguro kasi nandoon hinahanap yung ikapitong araw. Tingnan niyo po muna. Punta muna tayo sa Genesis 7th day, di ba? Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Dito po nag-originate yung pong 7th day. Sabi diyan, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw, sa English ay, and on the seventh day, God indeed his work, which he had made. Natapos o nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So, maliwanag, basahin pa natin yung tres. At binaspasan ng Diyos ang ikapitong araw, at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. O makikita po natin ang kahalagahan na ginawa ng Diyos sa ikapitong araw, sa seventh day. Kanyang ipinagpahinga, kanyang binasbasan, kanyang ipinangilin. Ito po yung ikapitong araw. Pagkatapos ito po ay kanyang iniutos na mababasa natin sa Exodus chapter 20, Verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ano yung Sabat? Doon sa Genesis, walang word na Sabat. Dito ay meron na. Ano yung araw na Sabat na inapanaaalala sa atin? Anim na araw, nagagawa ka at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain sa talatang 9. Ngunit ang ikapitong araw, ayan na, meron doon sa Genesis, on the seventh day. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ng iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pinto ang daan. Bakit daw? Verse 11, ito yung nagko-confirm. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, at ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala. Ito yung binasbasan sabi doon sa Genesis. Ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal, binasbasan. Sabi doon sa talatang 8, alalahanin nyo upang ipangilin. So yung ginawa ng Diyos doon sa Genesis, binanggit dito sa Exodus. So yung ikapitong araw sa Genesis, ang tawag dito sa Exodus ay Sabat. Ano? So kung titingnan po ninyo, sa buong Old Testament, pag sinabing Sabat, check yun, yung ikapitong araw, kapag ang pinag-usapan ay yung Sabat na nasa sampung utos. Nga lang, dapat maging aware din po tayo, mga kapatid, na meron din mga Sabat na tinatawag sa mga Hudyo, sa Israel, na hindi laging tumutukoy sa ikapitong araw. Pero pagka Sabat na nasa sampung utos, ay yan yung ikapitong araw na binasbasan doon sa Genesis. Ngayon,
sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Paano nila natyak na yung ikapitong araw na Sabat na kanilang na umiiral na pinag-uusapan sa panahon yon, ayun din yung araw na Sabat na ikapito sa Old Testament. Puntahan po natin yung Lucas 23, talatang 54 at 56. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. So tingnan niyo po, may araw ng paghahanda, preparation o day of preparation o preparation day, at ang preparation day, day before the Sabat. Nauuna yung preparation. Anong meron noong araw na paghahanda or preparation day? At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan kung ano paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. So merong bangkay. Sige, kanino bangkay yon? Sa Panginoon. Ibig sabihin, preparation day, doon namatay si Kristo. Which is, yun yung inaalaala ng mga Katoliko taon-taon. Yung Biyernes Santo. So ibig sabihin, yung Biyernes day, preparation day, day before the Sabbath. Hindi naman pwede na itong mga tagasunod ni Kristo kasama si Kristong Hudyo ay nagkamali na. Ibig sabihin, yung flow ng takbo at pagbilang ng panahon from Old Testament hanggang sa panahon ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak sa lahi ng mga Hudyo, hindi nagbabago. Kaya yung Sabbath na binabanggit dito o yung preparation day ay Friday, which is tama ang celebration ng mga Catholic ngayon. Pag-alaala. At sa talatang 56, at sila nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento, at ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Oh, ayon ika sa utos. Anong utos yung inaayunan? Ay di yung Exodus. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. So very clear na sa panahon ng New Testament, sa panahon ng ating Panginoon, hindi na nawawala sa pagkakasunod-sunod yung takbo ng ikapitong araw at Sabat. Ang ipinangilin dito ng mga tangunusunod ng Panginoong Hesukristo ay yung Sabat ayon sa utos. Sang utos? Exodus. Na yung nasa Exodus, konektado at nagpasimula sa Genesis. Kaya kung mali na, unang magkakamali, Catholic na nagsiselebrate ng Lenten season or yung Simana Santa. Eh, hindi naman po pwede yun, mga kapatid. Kaya, ang totoo niyan, yung mga nagsasabi na hindi na natin sigurado na ang ikapitong araw nun, ikapitong ngayon, yun yung mga taong hindi nila matanggap. Anyways, kung meron namang hindi totoo, hindi nila matanggap at bukas ang isip, ay tuluyan nyo nang buksan, ito na ang malinaw eh. Kasi, pagka nagpalusot tayo, na hindi natin sigurado na ang ikapitong araw noon ay ikapitong ngayon, eh hindi rin natin sigurado na yung anong unang araw noon, unang araw ngayon. Eh bakit yung mga nagsasabi ngayon? Logic. Yung mga nagsasabi ngayon, hindi na natin alam na yung Sabado ngayon, yung ikapitong araw noon. Eh anong, tanongin nyo, anong pinapangilin nyo ngayon o araw ng pagsamba? Linggo, bakit? Doon si Kristo nabuhay. O bakit alam niya na yung Linggo ang unang araw ng pagkabuhay? Pero hindi niya alam yung Sabado. Na ang Sabado, napapagitnaan ng araw ng paghahanda at ng unang araw ng Sanglinggo. O, basahin natin. 24:1 nitong Lucas. Datapwat ng unang araw ng Sanglinggo. Sa New Living Bible, very early on Sunday morning. Tapos yung sabi dyan, nagsiparoon sila sa libingan at may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi na nasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. Bakit? Nabuhay na. Bakit itong mga sumasamba at nagpapahalaga sa Linggo, alam nila na unang araw ng Sanligo. Kaya nga doon sila sumisimba. Pagdating sa Sabado, ba hindi na alam. Kaya nagdadahilan na lang talaga. Madali namang mahuli. Madaling mabuking. Di ba? Malinaw.
yung unang araw ng Sanlinggo after the Sabbath. Yung preparation day, before the Sabbath. Ano yon? Friday. Ano sumunod sa Friday? Eh di Saturday, ang tawag sa Biblia, Sabbath. After the Sabbath, sa unang araw ng Sanlinggo, sa ibang salin, Sunday. Walang kahirap-hirap. Pinahirapan lang nila sarili. Pero madali. Importante naintindihan. Okay, thank you Brother Johnson. So napakalino po no? At napakadaling patunayan sa Biblia. Kahit pumunta kayo sa Israel ngayon, pag tinanong nyo kung anong araw ang Sabbath, no? Sasabihin sa inyo ng mga taga-Israel, Sabado o Saturday. Napakadali po. Gumagawa lang ng dahilan. At saka kadalasan po ngayon, kahit yung mga pastor, mga born again evangelicals, hindi po gumagamit ng argumento na ganyan na ngayon. Opo, hindi na. Yung mga pastor nila, hindi na. Talaga pong tanggap na nila yun. Kailangan lang Sunday na talaga. Transparency of the Sabbath. Okay, sige po, kapatid. Ang tanong po to sa kasama ko nung isang gabi dito, Katoliko to, Katoliko yun, babae na yun. Ito yung tanong niya. Marami siyang tanong sininya sa akin. Pa-video na lang. Kasi gusto niyang malaman. Ang sabi niya dito, ang tanong niya, nung nagkaroon ng baha, buong mundo po ba ang nangyaring baha o may lugar lang na gustong linisin ng Diyos? Ayan. Ito yung number one niyang tanong. Okay po. O, di, papasagot ko muna to. Alright, sige. So, Brother Johnson, ang katanungan po dito ay may kinalaman kung totoo yung global flood. No, yan po yung mga, ilan din po kasing mga teorya at may mga argumento po ngayon yan, lalo na sa siyensya, na local lang yung nangyaring baha sa panahon ni Noe. So, ipoprove naman po natin ngayon, Brother Johnson, kung totoo ba or yung baha na nangyari noon sa panahon ni Noah ay global o global scale o pang buong mundo o kaya ay localized lang yung baha. Kasi kahit ang siyensya ay ayaw din nila maniwala sa global flood. So, Brother Johnson, ano po bang kasagutan? Ang buong lupa, buong mundo po yon. Ang tinatawag po nating dilubyo or yung flood ay hindi po ito may isang lugar lang. Sana kung mayroong lugar na hindi mababaha, ay dapat doon na lang pinapunta ng Panginoon yung mga hayop at saka si Noe. Hindi na sana pinagawa ng daong. Pagkahirap-hirap, biro mo. Katagal-tagal. Kaya kailangan po sa Bible, gagamitan mo ng logic eh. Dahil pagka hindi, doon pa lang, di pa tayo magbabasa ng talata, makikita na ho natin. Sana sinabi ng Panginoon, Noe, yung lugar na to, gugunawin ko to, parang sa Sodoma. Yun lang Sodoma ang sinunog, pinatakas sa ibang lugar. Si Noe pinagawa ng daong eh. Bakit? Buong lupa talaga gugunawin. Kaya hindi po totoo na meron lang specific na place para sa kanyang pagunaw. Ito po ang sinasabi po dito. Siguro sa 7 dito muna. At dumagsa ang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ang lahat na matataas na bundok na nasa silong ng buong langit. Ita, pagka mayroong hindi inabot, wala yan sa silong ng langit. Nasaan? Sa taas ng langit. Pwede. hindi magugunaw. 8:9 ng Genesis. Natapat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at tinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. Anong senaryo to? Binapacheck na ni Noe kung mayroon ng tuyo. Binitawan yung kalapati. Kung may tuyo, diduma po yung kalapati. Wala, bumalik eh. Walang madapuan. Kasi puno pa rin ng tubig ang buong lupa. O yan. Mula sa logic, biblical, buong lupa talaga. Ayun. So, malinaw, ano?
Naku-curious lang din ako, no? Kasi Catholic daw yung ano, ang kapatid na to na nagtanong. So, gusto ko rin sanang malaman, eh. Ano kayang nasa likod ng kaisipan niya? Samantalang kung Catholic siya, ibig sabihin, believer ng Bible. Pero ano kaya nasa likod ng isipan niya? Bakit niya naitanong yun? Diba? Kasi kung Kristiyano, walang problema sa kanyang universal flood. Pero kung ikaw ay ateista, atheist, agnostic, may problema ka dyan. Ayaw nilang tanggapin yan kasi walang nangyaring global flood. But anyway, kung pagdating sa science, ang isa nating scientist na Seventh-day Adventist din, si Walter Veit, ay siya po ay meron ding research tungkol dyan, universal flood, sa kung di ako nagkakamali ay The Genesis Conflict, ang kanyang title ng program niya, nasa YouTube yan. Doon niya pinrove, true science naman, no? Biblically na-prove natin, logically na-prove din natin, true science naman na-prove din yung natotoong nag-exist yung universal flood. Sa pamagitan ng mga soil erosion, yung pag-aaral nila lang sa Arizona, sa US, sa Asia, nakita nila yung pattern na meron nangyaring soil erosion na ganun ka lalim, no? Ganun ka laki, global scale yung baha na iyon. Okay, sige po, maraming salamat. Meron po ba kayong follow-up na tanong? Noong si Cain ay umalis at pag-uwi ay meron ng siyang sariling hukbo. Saan ang galing ang mga yun kung ang sinabi sa Bible ay si Abel ay Cain, ang mga anak ni Eva at Adan at nasundan pa ni Seth? Ano yung hukbo? Hukbo. Umalis at bumalik, kasama na siyang mga hukbo. May kasama na siyang mga hukbo. Apo. Apo. Yun. Ang tanong po ay? Ito yung tanong niya, saan ang galing yung mga hukbo? Oo. Noong si Cain ay umalis at pag-uwi ay meron na siyang sariling hukbo, saan ang galing ang mga yun kung ang sinabi sa Bible ay si Abel at ayun, Cain, yun yung mga, oo. Okay, so yun, Brother Johnson, ano, katanungan. Sa bagay, hindi naman ni tanong ni sister yun eh, kaya pati siya medyo nalito doon sa tanong sa kanya. Okay. Kasi ang tanong muna doon, saan bumalik? Wala naman akong nabasa na si Cain bumalik eh. Saan siya bumalik? Hindi naman siya makabalik sa Eden. At saka wala rin akong nabasa na may kasama siyang grupo o hukbo o kawan. Parang si Isaw yata. Oo nga. Ang nabasa ko sa Bible na may hukbo, si Abraham, si Cain, wala. Wala talaga. Akala ko itatanong mo, saan nakakuha ng maasawa si Cain? Pero malamang yun, pwede, no? Kasi ang tanong naman niya saan galing. Pero hindi naman yun ang gusto niyang malaman eh. Baka yun. Yung context siguro kasi nagtatanong, saan ang galing yung ibang mga tao? Saan kumuha ng asawa si Cain? Yan. Opo. Maka ganun, no? Para tapos maging hukbo. Hukbo nga naman yun. Ayusin na lang diba? Natin. Sige. Iwanan natin yung hukbo. Meron akong in-upload sa YouTube ang title The Shortest Question and Answer in the History. Ang sumagot si Pastor Durante. Paano? Meron kaming question and answer doon. Saan nga yun? Dagatan. Batangas. Eh, ang nagtanong, magtatanong sa kanya, pinsan niya yata yan eh. Noong anyang si Cain eh, biglang sagot si Pastor, kung hindi kapatid, pamangkin. Ninatawa siya kasi hindi pa nagsisimula sa tanong, sinagutan ni Pastor. Yun yung tanong. Saan nakakuha ng asawa si Cain? Eh, hindi pa siya nagsisimula, sinagutan ni Pastor. Kaya ilang seconds lang, tapos yung question answer, natawa na lang siya. Yun po yun. Kasi po, sa Bible, yung chapter 5 ng Genesis, verse 4, at ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So, marami pong naging anak si Adan at si Eva. Hindi natin alam kung ilang taon ang agwat. Basta meron siyang mga naging anak na lalaki at babae, hindi lang si Cain at si Abel.
Tapos doon sa Kapitulo 3, talatang 20, sabi diyan, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. O wala ng tao na hindi galing kay Eva. Tanong, saan nakakuha ng asawa si Cain? Eh, galing kay Eva. Sabi ng talata, wala namang nabuhay na tao na hindi galing kay Eva. Eh, kaya nga sagot ni Pastor Durante sa tanong, kung hindi kapatid pamangkin. O, yan po. Sige po, mukhang maraming naka... Okay. Tinext ka? Sige. Alright. At tinext talaga, sige po. Okay lang. Sige po. Tama. I-text mo rin sa kanya yung ating video ng ano. I-send mo yung link nito. Ipalabas natin sa Tuesday. Sige po, may follow-up ulit kayo. Mukhang yung kaibigan nyo, parang siguro naano na sa mga... Sige po. Sino sa lipi ng mga anak ni Jacob nagmula ang mga Pilipino? Okay, wala sa lipi ni Jacob. Siguro kay Lapu-Lapu. Pwede pa eh. Ang layo na ho natin. Napakalayong generation na. Pero, isa lang ang sigurado. Galing tayo kay Adan at Eva. Yan. Sigurado lang ho yun. Pero yung ititrace natin mula kay Jacob, nako, malaking problema. Stress lang tayo dyan. Mabigat. Okay. O, takamasbati ako eh. Alright, mga sige. Mga taga, ano yun? Meron pa po kayo? Lulungan ng lulo ko, di ko na alam. Yung pang kay Jacob. Sige, i-reserve po muna natin yung kasunod. Sige, mamaya po ulit. Sige, baka meron pa po. Sige po, mamaya po ulit ha. Si kapatid po muna din kayo po, sister. Sige po, kapatid. Ano po ang inyong katanungan? Ang katanungan ko po, medyo ito ay confidential. Pero kailangan ito ay maunawaan ng ating membro ng ating iglesia. Isang malaking relihiyon ngayon ang tinitingala. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Pero ang namuno dito ay sinasabing isang magaling na manggagawa ng ating Seventh-day Adventist. Kung ito ay totoo, ano po ang dahilan at siya'y naalis sa ating denominasyon? Gayong ang balita ay patuloy na nangingilin din sila ng araw ng Sabado na lihim sa kanilang mga membro. Ito po ay si Felix Manalo. Ano yung tanong niyo po, gaano katotoo na siya ay galing, tama ba? O na siya ay tinanggal? O anong dahilan? Bakit siya tinanggal? O talaga bang tinanggal siya ng ating iglesia? Ayan. So, Brother John, sir. Okay, very good question po yan, mga kapatid, sa isang anong concern. Kailangan din po natin malaman. So, hindi tayo sasagot dito ng may pamimersonal. Sasagot tayo ng totoo. Pero kukontrolin ko, hindi ko sasabihin yung bagay na alam natin na magiging offensive naman doon sa grupo nila. Ang totoo po niyan ay hindi po talaga siya umalis na walang dahilan. Meron dahilan at hindi siya kusang umalis. Yung kanyang pag-alis, merong basis po yun. Kung titignan po ninyo sa history ng Adventist sa Pilipinas, anong taon pumasok ang Seventh-day Adventist, yung mga kulportor? Si Caldwell, anong taon yun? 1905. Di ba, ma'am? May isang colportor, literature evangelist, na pumasok sa Pilipinas, si Caldwell. Nakarating siya dito. Nabigay ng mga babasahin, pero hindi natatag, hindi nagkaroon ng Adventist dito, bumalik siya. 1911, pumasok po si, bumalik, isang mga ngaral, si Elder Finster. Kaya nung 2011 ay nagdiwang tayo ng centennial nung 2011. Di ba? Ikaisang daang taon yun. So, si Elder Finster po ang nangaral.
masigla ang Kristyanismo dito sa Pilipinas that time. At isa sa kanyang naging tagapakinig ay si Felix Manalo. Sa kasaysayan ay nagkaroon pa sila ng debate or pakikipag-usap. Kaya nga sa pelikula ng Iglesia ni Cristo ng Huling Sugo ay may debate doon. Ano po, kaya lang hindi na nang totoo yung nandun. Kasi siya talaga ang natalo, kaya umanib siya sa Adventist. Kasi hindi naman pwedeng nanalo siya, tapos doon sa natalo niya, doon siya umanib. Di ba? So naging Adventist siya, natalo siya. Naging alagad po siya ni Finster at iba pang mga unang mga na-convert po dito. 1912 ay nagkakaroon ng mga pulutong at pinag-seminar na niya yung mga unang ginawa niyang mga ngaral dito ng Adventist. At 1913 ay inassign na po ito sa iba't ibang mga lugar. Si Felix Manalo pinadala sa Malolos, Bulacan. 1913. Nangaral po siya doon. Kaya lang, meron pong hindi tama na nakita sa kanya si Finster. Kasi yung tagapagturo ng bata, si Honorata de Guzman na dalaga, ay balo si Felix Manalo, ay nagpling-pling na sila doon, which is mali sa isang mga ngaral. Ibig sabihin, nagsasama siya, nagkaroon ng relasyon na hindi kasal. Ang ginawa ni Finster, meron pa akong libro, inanay lang yun, sayang. Kaya lang, mali ng anay, nabasa ko na bago niya kinain. So, sabi ni Finster, ayusin mo muna yung buhay mo. Magpakasal kayo, hindi maganda na nagsasama kayo ng hindi kasal. So, hindi mo na siya nag-aral. Kumbaga, pinagpahinga siya para ayusin yung kanilang kasal o maayos, maging legal. Kaya lang si Felix Manalo, medyo nasaktan siguro. Nung pinababalik na siya, ay ayaw na niya. No? Hinikayat na niya yung mga Adventist doon na sumama sa kanya. Bunga ng medyo pagre-rebuild. Kaya kung titingnan po ninyo sa Huling Sugo, sa pelikula, ay ikinasal sila, hindi na siya Seventh-day Adventist. Kaya may tama doon yung pelikula. Kung kinasal na sila nung Adventist, eh di mali yung ating sinasabi. Hindi siguro napansin ng director na nagpapatunay yon na tama nga tayo dahil pinagpahinga dahil hindi sila kasal. Hindi ko pinopromote na panoorin nyo yan, pero pag napanood po ninyo sa Huling Sugo, kinasal sila. Hindi sa Church ng Adventist. Ibig sabihin, hindi nga sila kasal nung magsama sa Adventist, kaya siya, ano tawag doon? Sinuspindi. Suspension lang eh. Suspindido lang. Tapos, nung pinababalik niya, 1913 yun, hindi na siya bumalik, kaya 1914, natatag ang Iglesia ni Cristo. Sa kwento po ng ating mga pastor na matatanda, noong si Felix Manalo ay manapit ng mamatay, ay dinalaw nila. Apo, at sinabi po ni Felix Manalo ang kanyang saloobin na hindi na niya kayang ibalik ang mga nahaging tagasunod niya, napakadami. Pero siya ay may paniniwala sila na may pagsisisi. Ipanalangin lang natin sila, malay niyo bumalik pa sa kanilang motherfold. Seventh-day Adventist. Ano po? Alright, sige. Next po, kapatid, kayo po. Magandang hapon. Curious lang po ako at saka gusto ko lang makahanap ng linaw. Ayon sa SDA 28 Fundamental Belief,
bawal po mamimili sa araw ng Sabat dahil ito ay banal sa Panginoon Diyos. Ang tanong po ay ganito, ano po ba ang pagkakaiba na mamimili at magbinta sa araw ng Sabat? Dahil meron pong theologian na nagsabi na pwede ang magbinta na, ng mga babasahin or book ng galing sa PPH sa araw ng Sabat. Dahil ito'y gawain ng Panginoong Diyos at banal. So gusto ko lang malinawan. Okay, so ang tanong po ng ating kapatid, Brother Johnson, ay nabasa po niya sa ating 28 fundamental beliefs na nakasadoon na bawal bumili pag-araw ng Sabat. Tama po ba? Okay, bawal bumili pag-araw ng Sabat. So ang katanungan po ng ating kapatid, no, lilinawin lang natin, ay ano ang pagkakaiba nung bumibili at nagbebenta sa araw ng Sabat? At according po sa inyo, ay galing din sa isang theologian na pwedeng magbenta ng mga aklat dahil ito ay gawain ng Diyos. Okay? Sige po, Brother Johnson. Okay. Ang tanong muna, eh, ano yung pinagbawal bilhin sa araw ng Sabat? Ayan. So, kung titignan niyo yung konteksto ng pagkautos, eh, hindi po yung libro na tulad ng Sabbath School Lesson o ano man, kundi yun po ay isang lifestyle na pupunta sa mga pamilihan at gagawin mong katulad ang araw ng Sabat ay katulad din ng ibang mga araw. Pagka ang pagbibinta ngayon ay parang makikita natin wala nang relasyon sa ating talagang purely business na at hindi katulad po ng lesson na nagbabayaran natin pag-araw ng Sabado, titingnan ho natin kung may paraan na pwede natin gawin sa ibang araw. Kasi kung may paraan naman, mas maganda sa ibang araw na lang. Pero kasi tayo, kadalasan, Sabado lang, doon na nagkukunin yung lesson, minsan doon na rin natin binabayaran. At ako'y naniniwala na siguro hindi naman yun paglabag. Ngayon, kung yung naniningil ng Sabbath School lesson ay willing na isa-isain puntan yung mga bahay ng kapatid at doon singilin, kung kaya, okay lang. Pero ako nakikita ko. Kasi ang pagkakasala, nasa motibo eh. Nasa motibo po yung kasalanan. Kung ano yung motibo niya doon sa kanyang pagbibinta o kaya pagbili. Kaya situational siya, depende kung ano po yon. Kasi tayo, kahit na alam natin, bawal bumili, pero pag napunta tayo, occasional na wala talaga tayong makain at bawal sa atin magutuman pag-araw ng Sabat, ay hindi natin kinokondem yung bumili ng pamatid uhaw o pamatid gutom. Minsan napapupunta tayo sa, meron tayong mga pagtitipon sa Kunita Astrodome, o meron diyang mga kuha na talagang hindi natin maiwasan, mga emergency cases, kaya minsan nagagawa natin yon. At hindi naman natin pwedeng hatulan. Yung mga alagad nga eh, doon sa Mateo 12, diba, kumitil ng uhay. Saan ba mas magmadali? Bumili sa kumitil ng uhay. Emergency kasi yun, nagutom. Sinita ng mga Pariseo, pinagtanggol ng ating Panginoon, hindi kasalanan yun. Katulad din ni David, kumain din ang araw ng Sabat, pumasok sa templo, kumain, hindi naman nagkasala. Yung mga sasordote, may ginagawa din araw ng Sabat, hindi naman sila nagkakasala. Kasi nga, ang bawal sa araw ng Sabat ay ang sariling lakad. Yung mga pansarili po natin. At alam nyo, ang kahigpitan sa pangingilin ng araw ng Sabat sa panahon ng Old Testament ay sapagkat yung pong mga ipinagbawal ay masyadong time-consuming. Ano? Masyadong umuubos ng panahon o oras sa araw ng Sabat. Kaya kumbaga ngayon, kahit na hindi ka bumili, kung inabot ka naman ng na-late ka sa kasusuklay mo, kaayos ng buhok, hindi na rin maganda yon. Ibig sabihin, yung kumakain ng oras sa panahon na dapat natin sa Panginoon, kaya hindi ka man bumili, kung ano man yan, kabagalan, ay hindi na rin maganda.
Kasi dapat ilalaan natin ito sa Panginoon. Kaya kung titingnan ninyo yung konteksto ng pagbabawal at kahigpitan sa araw ng Sabat, ay ito yung mga paraan ng gawain na nauubos natin yung araw ng Sabat sa ating pansarili. Yun talaga ang ibig sabihin. Kaya yung pagbibili, yung mamamali, mag-grocery, o kaya yung mga namimili sa pamilihang bayan, sa Bible, may mga pamilihan eh. Pupunta ka doon araw ng Sabat, ayaw nun. Yan yun. Pero kung nandito na, Sabbath school lesson, hindi sa context ay malayo. So yun ang ating masasagot po doon. Depende po yun kung ano yun. Kung ano yung binabayaran mo sa araw ng Sabat. Kung yun naman po ay spiritual na libro na kailangan natin, personal kong sagot, tingin ko hindi tayo nag-ano doon. At saka sa fundamental beliefs naman natin, sigurado ang tinutukoy doon na pagbili ay hindi yung libro na kailangan natin pag-spiritual. Sigurado yun, yung pamimili ng kung ano-ano. Yun. Okay, thank you Brother Johnson. So siguro madagdagan ko lang din na po. Yung Sabat po kasi ay hindi po list of do's and don'ts. No, hindi siya listahan, ito wag mong gagawin, yeah. ito gagawin mo lang. Hindi po ganoon ang prinsipyo ng Sabat. Actually, pag binasa po natin ito sa official website ng ating iglesia, adventist.org, ay wala naman pong binabanggit na ganoon, na literally o in-itemize talaga na bawal bumili. Napaka-categorical kasi noon eh. Pag sabihin natin ganoon eh. Parang titingnan po natin, by principle po kasi, basahin niyo po yung 28 Fundamental Beliefs, number 20, about the Sabbath, makita niyo po din prinsipyo ng Sabbath. So, kung nanamnamin natin yung prinsipyo na yun, makikita mo yung kung ano talagang hindi dapat gawin. Ano po? Kasi isipin natin palagi, kung yung bagang gawin natin sa araw ng Sabat, banal o hindi. Yung pagbili ba, banal? Di ba? Mga ganong bagay. So, by principle. So, ayaw po kay Brother Johnson, malinaw po ano. Ito po ilalagay natin sa context, no, yung ating gagawin. Kung ito po hindi pang sarili natin, for example, meron kang kaibigan, dumating araw ng Sabat, practice mo, nagpa-fasting ka, araw ng Sabat, wala ka niluto, wala ka na i-prepare. Para sa kanya, bibili ka para mapakain mo siya. Siguro wala namang problema sa ganun. Yun po ay isa namang missionary act. Ano po? Hindi po yun pang sarili natin. Okay, may follow-up po kayo kapatid? Sige po. Yung, declare po lang, yung mga books na, example, mga Bible stories na binibili doon sa PPH, aside sa ano lesson, pwede ba natin kukunin or babayaran sa araw ng Sabat or bibili tayo or may magbenta sa atin, pwede natin kukunin, ganon. Pwede yon sir, kasi banal naman. At saka, Word of God naman ito. Depende po yon sa sitwasyon. Kung halimbawa, wala talaga ng time at yun lang, siguro ay, alam nyo, sa ngayon, madali din naman eh, pwede nang i-deposit yung ano, pero pwede mo nang iuwi yung books kasi kung gusto lang natin iwasan. Hanggat makakaiwas tayo para doon sa tinatawag po natin kompromiso, gawin natin. Pero may mga situation po kasi na katulad ng sinasabi ko, halimbawa, wala ka namang ibang time. Ano po? Yung PPH po, pag nag-promote, Sabado. Sabado talaga eh. Tingin nyo, yung PPH, pupunta dito ng Linggo, may abutan kaya? Parang wala. Kaya alam naman natin yun na yung box na yon ay para din sa atin. Siguro, PPH na tanongin natin. Ba't nangyayari yun? Ako, naging colportor din po ako, pero ang masasabi ko lang talaga, kung gusto nyong immediate answer, personal kong sagot, depende po yon sa sitwasyon. Depende yon. Tsaka sa motibo po yon, mga kapatid. Okay, tama po. At yung iba pero yung po, ano, ang Brother Jim, ang hindi lang siguro maganda, yung mag-house-to-house ka ng Sabado, magbinta ka ng Bible story. Yun, parang hindi na. Pero kung kapatira naman dito at yun lang nandito na din, ipauwi mo na. Sabi mo lang, ihulog mo lang sa Palawan ng bayad. O kaya kung ano. Ayan. Contextual lang, case-to-case basis, so, at saka common sense. Si Pastor yata mayroong ano, isususog yata niya yun eh. Mas maganda yung susugan muna natin yung tanong. Ano po ninyo yung papaliwanag? Yung dalawang beses ng ating Panginoon nung nandito sa lupa. Dalawang beses niyang nilinis ang templo. Binaliktad yung mga
lamesa. At galit na galit ang ating Panginoon sapagkat ginawang business section ang simbahan. Paano ninyo pinapaliwanag? Sapagkat sabi sa Espiritu ng Hula, maski na nga nung itinatayo yung templo at sinabi ng mga manggagawa, kay gawain naman ng Panginoon. Pero ang sabi, hindi iyon ang dahilan. Dapat mong kilalanin ang Sabado ay kakaiba kaysa anim na araw. Kaya ang sabi, paghandaan mo ang Sabat anim na araw at ikapito para sa Panginoon at iwasan yung mga business. Masakit, maski maganda ang motibo ng tao, pero ang paraan ay mali, mali na rin yun. Kaya, the motive must be justified by the means. Kung ang motibo mo, kumita ka araw ng Sabado, maski nagbibili ka ng mga babasahin na magaganda, yan ba'y tama? Gusto mong kumita ka araw ng Sabado, nagbibili-binda ka ng mga babasahin, tama ba yun? Angkop ba yun sa sinabi ng Panginoon, bakit niya nilinis ang templo? Dalawang beses, hanggang sa siya'y malapit ng umakyat sa langit, nilinis niya uli. Sapagkat sa unang linis, hindi tumalab. Pangalawa, ay lalong lumala. Kaya, kung babasahin natin ang Espiritu ng Hula, hindi kinukondena ang pagbabibili. Kaya ang sabi nga, pati mga pastor, kapag nag-sermon, pagkatapos magbibili, ay mali yun. Ibigay yon sa kolportor, pero hindi dapat na araw ng Sabado, pagkat mayroong anim na araw na ibinigay ng Panginoon, ang Sabado ay talagang pangilin para sa Diyos. Okay, thank you po, Pastor. Yan, thank you. Kaya nga sabi ko kanina, depende sa motibo. Kaya thank you po sa susog. Situational po. Nabanggit ko rin kanina, kung hanggat may paraan para hindi makompromiso at hindi maging katitisuran, gawin. Kaya tama po yung ibigyan natin ng pagkakaiba. Pero mananatili ako sa aking stand na depende sa case, sitwasyon. Kung yung panahon na yun ay wala ka ng ibang paraan para kung hindi mo na magagawa ng ibang paraan sa ibang araw. Ano po? Pero hanggat kaya, gawan po natin at iwasan po natin. Tsaka malalaman naman natin, Brother Johnson, kung yung gagawin natin sa araw ng Sabat, eh, nakalulugod pa rin naman sa Panginoon eh. Kung alam mo para sa pangsarili mo lang yun, natural alam mo yun. No? Hindi to katanggap-tanggap sa Panginoon. Yun po kasing, yung mga mga binibinta sa mga templo, ayan, no? Yes, wala namang kinalaman. Baka, tupa, kalapati. Opo. At yung nagbibinta rito, hindi naman mga mananampalataya. Opo. Yan. Okay. Opo. Okay. Thank you, Brother Johnson. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang Pag-Aralan Natin Ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng Pag-Aralan Natin Ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-Aralan Natin Ministry Family.